Anyways, they just released a study. This will bless Bruno, I think. They just released a study that more people are healed in a Catholic church than Pentecostal churches. No, it's a fact. That's an absolute fact. The studies have proven it. Because Catholic people revere the Eucharist. More people get healed in a Catholic church during communion than Pentecostals during church attendance or communion, because to us it's symbolic. Well, Jesus didn't say, this is symbolic of my body. He said, this is my body. He didn't say, this is symbolic of my blood. He said, this is my blood. And I believe, I always have believed, that in the spirit it is his body. In the spirit it's his blood. So you revere it. There's healing in communion. Absolutely. I've seen it happen in my own ministry. And there's healing in the Catholic churches because these people are devoted and show up every Sunday. They don't church hop. We hop. They don't. That's why we're sick and many of them are healed. Miraculous. I mean, powerful stuff going on in those churches, Catholic churches. People just miracles like you can't believe. Miracles are breaking out today. Meron tayong video na isang Protestant na nagsabi na ang Holy Eucharist ay nagbibigay kagalingan sa isang tao. Totoo po yan. Bakit? Bakit nagkakaroon ng healing yung mga taong tumatanggap ng Eucharist? Because the Holy Eucharist is not a symbolical, kundi yun mismo ay si Christ. At dahil naniniwala tayo na si Christ ay isang dakilang doktor o dakilang manggagamot, kapag tinatanggap natin siya, 100% possible na yung mga karamdaman natin, hindi lang physically kundi spiritually, ito ay kanyang ginagamot at pinagagaling. Kaya nga kung ating aaralin at papansinin, maraming iba't ibang mga Eucharistic miracles na tinatawag na kung saan hindi maipaliwanag ng siyensya. Dahil lang banal na katawan ni Christ na tinatanggap natin pag tayo ay nangungumunyon, yon ay si Kristo mismo. Hindi po yan symbolical. Kaya may mga taong gumagaling. Tayo, isa sa dahilan kung bakit tayo nag-ma-attend ng Mass is to receive the Eucharist. Ang tanggapin natin si Christ. Hindi po ba? At ang Holy Eucharist, yan ay isa sa sakramento na nagpapabanal sa atin. Ang Holy Eucharist, isa sa sakramento na kung saan tinatanggap natin si Kristo bilang isang tunay at totoong Diyos. Ang Holy Eucharist ay pagpapakita at pagpapatunay na ito ay may kakayahan na magdulot at magbigay ng himala sa atin bilang isang individual. Kaya sa lahat ng mga Protestant dito na ang nag-iisip ay ang Holy Eucharist ay isang symbolical, meaning to say hindi nyo tinatanggap si Christ kasi symbolical lang sa inyo ang Eucharist. Unlike sa aming mga Catholic, Holy Eucharist is not a symbolical kasi tinatanggap namin mismo si Christ. Kaya nga sabi ni Christ, di ba, inumin nyo ang aking dugo at kanin ninyo ang aking laman. Wala tayong mababasa sa statement ni Christ sa New Testament na ito ay symbolical lamang. Wala. Kasi naniniwala kami na ang isang bagay ay may kakayahan na magbago. Diba katulad nung tubig ginawang dugo, yung alak kaya din niyang gawing dugo. Hindi ba? Kung paanong ang mga bagay ay nagagawa ng Diyos na maging daluyan ng kanyang himala, ano pa yung mismo na tunay na katawan ni Kristo, tapos tatanggapin natin siya. Kaya mapalad ang mga tao na tumatanggap ng kanyang katawan, mapalad ang mga tao na nakikiisa sa kanyang piging, dahil hindi lahat ng tao ay nagagawang tumanggap ng Eucharistia. Kaya panatilihin natin ang ating mga espiritual na nasa ilalim ng pagpapalad.